Ang dami daw mga gumagawa ng reaction video. What's up sa inyo mga kapenyo? At nais ko lang sagutin itong sinasabi nga ni Coach Tolentino na ano nga daw bang problema ko. Ano nga bang problema, Coach, no? At dito sasagutin ko lang itong mga sinasabi mo. Oo nga, wala kang binanggit na pangalan, pero syempre, dawit pa rin kami dito mga reactionist dahil binanggit mo ang salitang reactionist. At pangalawa, oo nga, hindi mo kami binanggit, pero sino bang mga reactionist ang against dito kay Boy Tapang sa ngayon? At pangalawa, dito sa naglalabang ko, wala kayong alam. Kaya yan yung sinasabi ko. Wala kayong kaalam-alam talaga dito. Alam mo kung bakit? Ang pinaglalabang ko rito, yung tama. Ayokong ipaglaban yung mali eh. Ngayon kung hindi kayo naniniwala sa mga sinasabi ko, eh baka pwede, Coach, mawalang galang na. Huwag mo naman banggitin ang mga reactionist. Kasi alam mo naman, Coach, eh, na wala namang ibang reactionist ang bumanat kay Boy Tapang kung hindi kami. At pangatlo, Coach, eto lang yung nais kong klaruhin sa'yo. Kung wala ho kayong alam, huwag ho kayong makialam. Kasi dito ang pinaglalaban ko, yung dignidad namin at yung mga sumisigaw sa paligid niya. Yun po yung pinaglalaban namin. Pag mali, mali. Huwag niyo po itama yung mali eh. Diba ilang beses ko na inulit? Alam niyo, ayaw ko na sanang buksan tong issue na to. Kaso, ang dami kasing sawsaw, ang daming nakikiepal na wala naman talaga kayong alam. Tapos sasabihin mo sa amin na maawa naman kami kay Boy Tapang. Opo, naawa kami kay Boy Tapang. Natural. Eh, idol namin yan eh. Pero ang ibig ko lang sabihin, pag mali, mali. Huwag po tayong ganun eh, mali eh. Ngayon kung sa palagay nyo, mali yung ginagawa ko, eh wala na po kayong pakialam doon. Diba? Kasi iba po yung pinaglalaban ko rito. Malalim ang pinaglalaban ko dito. Tara, pakinggan natin sabihin ito. Ang kapal lang mukha ko, manggagamit. Paano mo nasabi yan? Naglabas ka pa ng video dito na i-hype nyo ako. Hinype nyo ba ako? Hindi nyo naman ako hinype dahil busy-busy kayo, diba? Sa paggawa nyo ng vlog kay Boy Tapang, unang-una, hindi naman ako nakikialam sa inyo eh. Kahit nga i-bus nyo ako eh, kahit gumawa kayo ng mga comments, ano sabi ko na against sa akin? Grabe ka naman, Coach. Paano naman kita binash? Tapos sasabihin mo hindi ka namin hinype? Eh ano na lang yung kay Coach Bullet laban sa'yo? Kasalanan ba namin kung mapikon ka kay Coach Bullet? Eh di ba ikaw na nagsabi dito sa social media, i-hype lang natin. Natural yan. Oh, kasalanan ba namin kung ayaw mo kay Coach Bullet? Di ba ikaw na nga nagsabi ayaw mo kalaban si Bullet dahil nagpapansin sa'yo at kung ano-ano ang sinasabi sa'yo. Eh anong gusto mong gawin ni Coach Bullet? Puriin ka? Di ba? Siyempre pag pinuri ka, natural, sino pang tao manonood sa'yo? Eh natural, wala. Hindi ka ma-hype. Di ba? Dito sa social media, kailangan mo ng tapang. Kailangan mo ng bayag. Para natural. Ma-hype ka at panoorin kayo ng tao. Sino pa bibili ng pay-per-view nyo kung pupuriin ka ni Coach Bullet, diba? Alam mo, Coach, wala akong galit sa'yo. Kaso hindi ko lang gusto itong pinaparating mo sa mga tao. Eh parang pinapalabas mo kami talaga ang maling-mali dito at binubugbog namin si Boy Tapang. Baka hindi mo alam, Coach, kung meron man bugbog dito, kami yun. Dahil lahat ng mga supporter ni Boy Tapang ay bulag. Magalit kayo sa akin, wala akong pakialam. Pero yung dignidad ko, ilalabang ko rito yung tama. Ito po yung pinaparating ko sa lahat ng tao. Wala akong pakialam sa sasabihin nyo. Sige, magbulag-bulagan kayo. Bantaan nyo pamilya ko. Murahin nyo ako. Dito sa Facebook page ko, ang dami nagmumura. Ang dami nagagalit sa akin. Alam mo ba yon, Coach? Wala kang alam. Kaya huwag mong pakialaman. Huwag mong pasukin yung issue namin. Wala naman problema. I-vlog mo si Boy Tapang. Wala problema yan. Kasi opinion mo yan eh. Hindi kita pinapakialaman dyan. Pero yung banggitin mo ang mga reactionist, huwag naman, Coach. Kasi parang mas lalo mo kami dinidiin pa ba sa ginagawa mong ganyan. Eh, reactionist ka rin, di ba? Dapat wag ganyan. Eh, dito, panoorin natin yung mga sinabi pa niya. Bago kayo magsalita, bago kayo gumawa ng video at ilagay sa social media, pag-isipan nyo muna ng 10 beses. Yan, katulad na lang niya na sinabi niya, mga kapengyo. Pag-isipan ko raw ng 10 beses. Oo, Coach. Hindi lang 10 beses namin pinag-isipan yan. Dahil yung issue ni Boy Tapang na yan, matagal na yan. Sobrang tagal na. Diba? Hindi nyo ba naiintindihan yung nilabas kong video na matagal po kaming nanahimik at kung pwede lang ayaw namin ilantad to sa mga tao. Magbubulag-bulagan na lang po sana kami dahil sa pagmamahal namin kay Boy Tapang. Pero ang problema, Coach, hindi ko na malunok yung nangyayari. Mahal ko yung idol kong si Boy Tapang. Pero ang problema, mali na eh. Mali yung ginagawa. Naiintindihan nyo ba talaga yung pinaglalaban ko rito? O nagbubulag-bulagan talaga kayo? Mga bulag kayo eh. Ang iniisip nyo lang, yung kasikatan ni Boy Tapang. Kasi ano, kami tae lang kami. Sila kasi yung sikat. Kaya doon kayo, diba?
Yun yung opinion nyo. Tsaka yun yung nakikita nyo. Na mabait kasi tumutulong. Oo, alam ko mabait talaga. Kaso ang akin lang, ayoko namang lalaman ka ng kapwa mong tao. Dahil mali yun. Mali yung ginagawa mo. Kaya dapat yun yung intindihin nyo, coach. Huwag nyo naman masyadong sabihin na, Kesyo, dinadaan ko sa galit. Puro galit na lang yung inilalabas ko. Tapos may sinabi ka pa dun sa isa pang video na sino pang tao magtitiwala sa'yo, lahat ng conversation nilalabas mo. Nilalabas ko ang conversation dahil alam mo ba, coach, kung sasalita ko lang, walang maniniwala sa akin. Ngayon nga may ebidensya, walang naniniwala eh. Mag-isip ka nga, coach. Pag-isipan mo yung sinasabi ko rito at pinaparating ko. Hindi po ako galit sa'yo, kaso ayoko lang yung ginagawa mong ganito na parang pinapalabas mo talaga, binubugbog namin si Boy Tapang. Hindi eh. Tinatama namin si Boy Tapang. Hindi yung binubugbog namin siya, hindi yung tinitira namin siya, hindi namin siya binabash. Tinatama namin. Kung naiintindihan nyo, uulitin ko, tinatama namin. Kasi hindi basta-basta ang mga binibitawan yung salita. Alam nyo naman ang social media. Lahat ng marinig at makita ng mga tao, paniniwalaan. E paano naman yung tao kapag siniraan ninyo? O ayan, katulad niyang sinabi mo, paano naman ang tao kung sisiraan ninyo? Paninira ba, coach, yung may ebidensya? Hindi po yan paninira. Reality po yan, totoo po yan. Lahat ng nilabas ko na ebidensya, na usapan, kahit tanungin nyo kay Boy Ungas. Si Boy Ungas mismo ang makakapagsabi sa inyo na talagang nagsabi doon na 50% etong si Boy Tapang. Kaya huwag mo naman palabasin, coach, na sinisiraan namin si Boy Tapang. Doon lang po tayo sa tama. Ipinaglalaban ko po dito yung dignidad namin. Mali, mali eh. Mababalik nyo pa ba yung mga sinabi nyo? Nasiraan na yung tao? Hindi na kayo naawa kay Boy Tapang? Napakabait ng tao na yan. Isa na rin ako sa mga tinulungan na yan. So yun. So hindi ko lang talaga maisip kung bakit nagkakaganito. Kung bakit kayo ang gumagawa ng dahilan para magkawatak-watak ang Team Bisaya. Tingnan nyo na, sasabihin mo pa, ginagawa namin ang dahilan para magwatak-watak ang Team Bisaya. Alam mo ba, coach, since day one, pinaglalaban ko na ang kapwa ko Bisaya. May alam ka ba sa mga ginagawa namin, coach? Tapos sinasabi mo pa dito, ang nag-hype talaga kay Boy Ungas, eh si Boy Tapang. Baka hindi mo nalalaman, coach. Tingnan yung maigi yung video ko, balikan nyo. Kaming mga reactionist at si Biyahero mismo ang nakatuklas dito kay Boy Ungas. Uulitin ko, si Biyahero ang nakatuklas kay Boy Ungas. Bakit hindi nyo tanungin si Boy Ungas? Para malaman nyo kung sino talaga ang nag-hype sa kanya. Pinipilit nyo na si Boy Tapang ang kumuha sa kanya? Maling-mali kayo doon, coach. Maling-mali kayo. Dahil talagang since day one, hindi pa kilala si Boy Ungas. Kami talaga ang nag-hype dyan para makilala ni MG. At si MG pa mismo ang nag-comment sa amin na kukontakin niya itong si Boy Tapang para nga dalhin dito sa Maynila. Doon niya nakilala si Boy Tapang. Kaya yung mga kwento-kwento niyong ganyan, wag niyong babalikta rin. Mali eh. Huwag tayo pumunta sa mali. Sa tama lang tayo. Ang dami daw mga gumagawa ng reaction video. Kita mo na, coach. Tapos sasabihin mo, hindi mo kami na-mention reaction video. Sinasabi mo nga dito, ang dami daw gumagawa ng reaction video. Eh, coach, sino pa ba ang kalaban ni Boy Tapang dito? Alam mo yan sa sarili mo. Walang ibang kalaban si Boy Tapang kung hindi ako, si Biyahero, Tonyos TV, Mark Anthony TV, at lalong-lalo ako dahil ako mismo ang naglabas at nagbulgar ng isyu ni Boy Tapang. At doon sa mga nagsasabi na yung pagtira ko kay Kuya Koy, totoo po yun, real talk yun, wala pong pahype doon. At doon din sa mga nagsasabi, nagpapahype lang ako para dumagdag ang subscriber at para pagkakitaan si Boy Tapang, tignan nyo po lahat dito. Kung meron po akong kinikita, lahat po yan ad suitable. Wala po akong inikita. Tandaan nyo yan. Ang pinaglalaban ko rito, coach, dignidad ko. Uulitin ko, coach, wag naman po sanang ganyan. Kung nakapag salita man ako sa'yo ng ganyan, coach, dahil yan sa inis ko. Hindi ko po pinapairal dito ang galit. Pinapairal ko po dito ang salitang tama. Huwag po natin gawing mali ang tama. Doon tayo sa tama. Alam mo ba, coach, ang pinagdadaanan ko? Ang dami na nagtitret sa akin ngayon. Ang dami na nagmumura sa akin ngayon. Kahit nga dito sa Taiwan, napapaaway na ako ngayon. Tingnan mo yung Facebook ko. Kaibigan ko pa mismo, magkaaway na kami ngayon dahil dito sa issue ni Boy Tapang. Naintindihan nyo ba? Iba yung
pinaglalaban ko. Kayo, madali lang kayong mag-comment, madali lang kayong magsalita kasi wala naman kayong alam sa issue talaga eh. Wala kayong alam sa pinaglalaban ko. At dito, ang pinaglalaban ko, yung mga nasa paligid ni Boy Tapang. Ayaw ko lang nalalamangan niya yung kapwa niya. At saka, idagdag ko lang, coach. Diba sinabi mo, kaibigan mo si Boy Tapang at isa rin siya sa tumulong sa'yo? Coach, bakit hindi mo siya pagsabihan na itama niya yung mali niya? Total, nakakausap mo pala, kaibigan mo pala eh. Huwag kayo magbulag-bulagan, coach. Itama natin yung mali, malalaki na tayo eh. Hindi na tayo bata, coach. May mga edad na tayo, may mga anak na tayo. Pero alam natin yung mali at tama na. Doon sa mga sumasawsaw, wala po akong magagawa. Opinion nyo yan eh. Ngayon kung iniisip nyo dahil to sa galit ko, hindi po ako galit kahit kay Boy Tapang, hindi ako galit. Kahit dito kay coach, hindi ako galit. Ang ayaw ko lang, eh yung mali na, pero tinatama nyo pa. Huwag ganun. Doon lang tayo sa tama.